Hi, Pans. Ayan, maglalakad ulit tayo. Naka, ito po yung medyo masaklak na lugar ng pinangyarihan. Saan may mga namatay na Pinay dito noong December 2020. Dito po yan. Biglang may rumagasang sasakyan doon. Tapos halos araruin niya yung mga nakatambay na Pinay dito na nagde-day off nung Linggo. Ayan, dyan po nangyari yan. Kaya pag dumadaan ako dito sa gabi, medyo mapapasabi ko na lang ng bari-bari apo. Diba, bony bone? Hindi tayo masyadong lalayo ngayon. Ayan po, ang sikat na mall. Saan marami kayo mabibiling mga produktong Pilipino. Okay. At sa taas noon, sa taas niyan, ayan na, kita niyo yan, yung kulay puti na yan. Doon kami natutulog. Hindi ko naman masasabing yun ang bahay namin kasi hindi naman talaga naman bahay yun, di ba? Natutulog lang kami doon. Di ba? Ito mga katabing building. Ito yung Rolex building. Yan. Kita niya naman. Ang laro ni Leroy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Hello, Ampot. Happy birthday. Masyal tayo sa Orchard Road. Okay. Yung building na yan, ang mall na tawag yan ay Ngian. Ngian City. Ito naman yung mall. Ang tawag dito ay Paragon. Kung saan nyo mabibili ang mga mura-murang signature brands. Napakamura. Yeah, katulad ng Prada, 'di ba? Mumurahin lang 'yan eh. Sa sobrang kamurahan, hindi nila dini-display yung presyo. Oh, 'di ba? Oh. Yan, oh. Ha? Oh. Napakamura ng mga 'yan. Si Vice Ganda. Diba? Yan, mga nabibili dito sa murang halaga. Alam niyo kung ba't ko sinabing mura? Kasi mapapamura ka sa presyo. Ayan. Ito yung Paragon. Dito naman yung Gucci. Ayan, Ampot. Parang nakarating ka na ng Singapore. Ganyan naman yung display na yan. Ah, maganda dyan. Parang ano, parang nightmare. Okay, tatawid tayo. Pagtawid natin, ayan na yung building ng Apple.
makikiusi tayo sa bagong iPhone 13 kung walang pila. Ay, tingin mo, ang haba ng pila. Nakita niyo yun, dami ng tao doon. Wala ng social distancing. So, hindi tayo makakapasok sa loob ng Apple dahil maraming tao. Ah, naka-display na yung iPhone 13. Yan, kasi dito medyo ano yung purchasing power ng mga lokal eh. Kaya pag nag-launch sila ng kahit mamahalin na iPhone, yan, ayon kaya nila. Oo, ampot, ipon ka, mamasyal kayo. Nakasagot na itong kotse na ito. Ayan, kita nyo. Yan ang mga iPhone fanatics. Talaga, pipilahan mo. Pagka mahal-mahal na cellphone, pipila ka pa para bumili. Ano tawag dyan? Ang tawag mo dyan? Parang dyan ka lang ba mga kabili ng iPhone? Nakita niyo yung mga blue, naka-blue na yan. Yung mga staff ng Apple. Wow, ang daming tao. Lahat yan, bibili ng iPhone. Okay. Wow, nakabili sila ng iPhone. Oh, tatlo pa. Wow. Wala, hindi tayo makakapasok para makiusi lang. Cannot be. Sa dami ng tao yan. Actually, nung walang pandemic, mas matindi pa yan. Pag nag-launch yung Apple dati, yung pila na yan, natutulog sila dyan. Ganyan kabaliw ang mga tao sa Apple. Okay. Ito, nakikita yung building na to. Yan, ano ba tawag dyan sa hotel na yan? Baya, nakalimutan ko na yung pangalan ng hotel na yan. Mandarin Orchard. Yan. Sarap yung pagkain dyan. Ito ang itsura ng typical na bus stop. Medyo okay maglakad-lakad dito pag gabi kasi hindi masyadong mainit. So, kasi nakikita mo yung mga ilaw-ilaw at yung mga ibon sa taas na nakadapo na. Shout out ulit sa mga nanonood dyan. Samahan nyo akong maglakad sa Orchard Road. Kita nyo yan? Kaya din sa Pinas, di ba, yung H&M.
So dito yung H&M, isang building. Ayan o. Ay, pwede pa pala akong tumawid. Ang hirap huminga, no, pag nakamask. Ayan o. Ay, yung na-burn ko. Wala. Wala akong na-burn. Ay, oo, ampot. Mahal ang mga damit dito. Lahat dito mahal. Ayan, wala namang pila dito sa courts eh. Courts, parang anto, Benson, ganun. So, pagpapasok ka ng ano, ng mga establishment, may QR code or may ganito. Tatap mo yon, nakita nyo, tinap ko. Siyempre, maraming umuusi sa iPhone ngayon. Anong iPhone to? 12. 13 mini. Ang liit to. Napakaliit, diba? Ito nga astig dito. Yung cinematic. Yan, iPhone 13. Ito, pwede na po, no? Ito niyo yung price. $1,299. Ang ganda. Ito, 13 Pro. Actually, bone. Lumiit na yung notch niya eh. Kung ito, kumpara mo dun sa 11. Yeah, mas maliit na yan ngayon. Pro Max. Ito yung bagong kulay nila. Anong kulay ba ito? Sierra Blue. So, parang hindi naman blue, parang gray. Ayan, okay. So, nakita nyo na yung mga iPhone natin. Ayan. Ganda. Meron ding bagong iPad mini. This one. Kasi maganda yung technology ng Face ID. Kaya hindi nila matanggal yung, ano, yung notch. Ito yung iPad mini. Kita niyo yung kamay ko. O, isang ganyan lang. Ganyan kalaki. Maliit lang. Ang ganda. Magkano yung iPad mini? $749. So parang wala pang pencil yun ha. Napakamahal din ng pencil.
Pero maganda. Ay, ang ganda. Ito pa yung bagong iMac. Napakalipis. Si Mano Jason nanonood. Bibili na yan ng iPhone charging. Oh yun, diba? Ba't pipila ka pa sa Apple eh? Dito lang, pwede ka nang makiusin, diba? Ah, ito naman yung Samsung. Diba? Ganda ng mga kulay oh. Ube o green Z Fold 3. Ito sobrang mahal. Yan yun, napakamahal. Para ka nang bumili ng sasakyan. Meron din silang mga drone. Diba bone? Ganda. Okay, that's it. Lakad ulit tayo. Pero banda rin, wala ka na masyado makikita eh. Pero pakita ko sa inyo yung mga magagandang sapatos sa Foot Locker. Meron bang Foot Locker sa Pilipinas? Mga astig na sapatos. Sino yan? Ang ganda. Napakaganda. Yan ang makikita mo sa Foot Locker. Hello Jerry. Miss niya na din ang Singapore si Jerry. Tayo ngayon sa Orchard Road. Ngayon nasa may bandang gitna na tayo. Ito yung mall na tinatawag nilang Orchard Central. Ito naman yung 313. Yan. Parang yung tinda nila dun. Dun mo naman kami dalhin minsan sa street foods. Ilang ganong street foods dito eh. Ito naman, sana ano, magkaroon din ng ganito sa Pilipinas, yung Decathlon. Kasi dito, lahat ng klase ng sporting goods, kompleto sila. Tapos, napakamura. Sapatos, short,
bag, yung mga yan, napakamura. Maganda rin yung quality. Ah, meron Decathlon sa Alabang? Wow! Pero ang alam kong wala pa sa Pilipinas, Dong Dong Donkey. Wala pa sa Pinas yan, no? Pero for sure magkakaroon na rin yan. Ayan, Dong Dong Donkey. Yung Dong Dong Donkey naman, parang mga maraming mga kung ano-ano made in Japan na items. Ito naman, kung medyo gurang ka na, kilala ang OG na mall, Panggurang. OG. The Mall of the Gurangs. Never heard. Never heard pa, Dong Dong Donkey. I-google mo yan. Kasi isa yan sa pinakasikat na outlet sa Japan. OG, Ogurang. Tagal ng stoplight, ha? Yan, dito pag naka-green, naririnig tot. Yan, tumutunog yan. Pag gusto mo rin tumawid, pipindutin mo yun. Tot. Si Ate Carmi, si Michael, shout out sa inyong lahat. Napasyal tayo sa kahabaan ng Orchard Road. Look to the left, look to the right. Jingyi is watching, ah. Mamaya ituturo ko sa inyo yung parang Malacanang nila dito. Ang dadaan na natin. Pagod na ba kayo? Pagod na ako. Okay. Uso pa din ang mga double deck na bus dito. So ayan ang itsura niya. Cute, no? Pagbago ka dito, sumakay ka sa taas kasi maganda yung view.
watching, yeah, you're cycling. Me, I'm just walking. Maganda sana, no? Kasi dati may double deck naman tayong bus sa Pilipinas, eh. Kaso finaze out nung mga ano na, mga early 90s. Pero 80s, meron tayong double deck na bus. Yan, malapit na tayo sa bahay ng presidente. Dito kasi pag nagkaskasero ka, huli ka nung camera. Pakita ko sa inyo yung speeding camera. Yun, kita niyo yun, yung orange na yan. Pag nag-speeding ka, huli ka niyan. Wala kang kawala. Hello, Sheila. Tingnan nyo nga pala yung isa pang unique dito. May ilaw yung semento. Naka-red. Pwede ako nang lumakad. Ayan. Kulay green na siya. Ganda ng coaching to talaga. Naka-green pa siya. Para kahit nakayuko ka, alam mong, uy, green pa din. Uy, red na pala. Mga ganun. Diba? Eto na yun. Nakikita niya yung may ilaw-ilaw na yan. Yan ang bahay ng president ng Singapore. Ang tawag dyan ay Istana Park. Sobrang lawak po niya. Sobrang laki. Oo nga, no? Nakakamiss talaga magbiyahe. Ah, namimiss ko na din ang Pilipinas. Ah, wala. Bawal. Kasi huli cam ka, oh. Ang daming camera bone. Yan na yung pinaka main gate. Yan. Yan. Basta dadaan mga VIP dyan. Dito sa kalsada to, sinasara nila sa traffic dyan. Malapit na tayo sa end ng ating journey. Kasi ito na yung pinakadulo. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo yung favorite burger ko na kinakainan ko once in a while. Pero ito muna, ito yung mall na tinatawag na Plaza Singapura. Isa sa pinakamatandang mall dito sa Singapore. Plaza Singapura.
Kasi hindi mo naman kailangan mag ano, magpaka-ralista dito. Dito basta maayos ang trabaho mo. I mean, kaya mong mabuhay ng disente dito. Basta may maganda kang trabaho. Ayan. Ito na yung paborito kong burgeran. Five Guys. Dahil pa rin tao, no? Bihira lang din akong kumain dito kasi isang order mo ng burger pwedeng umabot ang mga $30 din. Okay, that's it. Pansit. Salamat sa pagsama sa aking paglalakad. And welcome to Singapore. Okay, salamat po. Bye-bye.